Ngayon naman mga kababayan, balik na po tayo sa isa sa pinakamalaga namang mangyayari sa lungsod ng Maynila. Ang pamahalang lungsod ng Maynila sa ating pong administrasyon ay gumawa po tayo ng batas noong nakaraang taon, ang kung tinatawag natin Senior Citizen Allowance. Ibig sabihin, ito po yung city allowance na kung saan ang mga senior citizen tatanggap ng 500 buwan-buwan. Ngayon, ito po ay naging epektibo ang batas noong Enero. At para maging epesyente ang lungsod, nakipag-ugnayan ang lungsod ng Maynila sa mga pribadong sektor para mabigyan tayo ng libreng card. At habang pinamimigay natin ito noong Enero, Pebrero, Marso, bigla ho nagkaroon ng COVID, kaya ho natigil. Ngayon po ay nabigyan na po ay halos 17,000, ano yan? 17,214. Yan po ay naka-receive na sila automatico through their debit card, no? Ngayon, siyempre, mga lolo't lola ko, alam ko po na nahihirapan kayo ngayon, nangangailangan kayo ngayon. Mahirap man para sa amin at mahirap man para sa barangay. Pero walang tumbas yung hirap na kung paano namin gagawin kasama ang barangay sa hirap na dinaranas nyo. Alam ko pong mas mahirap ang dinaranas nyo. Kaya po nakapag-isip po tayo, kung maalala ninyo, noong Biyernes, umisip ng paraan na hanapin ang mga listahan na nalinis na. At sa ngayon po, habang tayo'y nagkukwentuhan, kumpirmado na po na meron tayong nalinis na 64,525 na senior citizen. Ay, Chief Cesar, makisuyo nga. Yung covering letter sa barangay ng senior citizen. May paliliwanag lang ako sa tao. Habang pinaliliwanag ko, pakikuha lang. Yung sulat sa barangay, pat saka nakalimutan kong kunin . So, matuloy tayo mga kababayan. Now, please share this. Mga sa barangay official, i-share nyo ito kasi bukas na po ito magsisimula. Sa mga senior citizen, i-share nyo po ito. Unang tanong, Mayor, ilan po ba sa tansya ninyo, Mayor, ilan po ba ang dapat na senior citizen sa lungsod ng Maynila? Ang unang datos na nakita namin bago kami umupo, matapos ang halalan, is about 150,000, more or less, senior citizen. Noong naupo po tayo, nagsiyasat po tayo dahil gusto natin maging epesyente. Salamat, Adjeta. Para maging epesyente ang inyong pamahalang lungsod, siniyasat po yung listahan ng mga senior citizen. Kasi noong nakaraang halalan, sa kwento sa akin ng mga lolo't lola natin, maraming mga senior citizen na sumakabilang buhay na pero nasa listahan pa. So, pinipilit nating linisin ang linisin ang linisin. At yung iba naman, nagdodoble ng entry. Hindi ko po alam kung anong naging dahilan. Pero, be that as it may, halos 130,000 na ang nalilinis natin. Pero, hindi pa rin tayo tumigil kasi ang ginawa ko po para automated dahil ayoko pong pinapipila ang mga senior citizen, mga nanay natin, mga lolo't lola natin, katulad ng mga dating nangyayari. Kaya gusto ko automatiko at gusto ko disente nga yung card. Be that as it may, inabutan naman tayo ng COVID-19 crisis. So, sa ngayon po mga kababayan, ang inyong pamahalang lungsod, bukas ay ipatatawag na ang mga barangay chairman ng District 1, District 2, District 3. Sa District 1, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. District 2, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. District 3, hanggang alas 11 hanggang alas 12 ng umaga. Sa District 4, magsisimula alauna hanggang alas 2. District 5, alas 2 hanggang alas 3. Ang District 6, alas 3, alas 4, I'm sorry, alas 3 hanggang alas 4.
So, hour per hour ay bawat distrito. Okay? Ngayon po, makakatanggap po ang ating mga chairman. No? Para po malinaw, ano? Makakatanggap po sila ng guidelines ng distribution ng ating sistema sa pensyong ibibigay, tulong na ibibigay ng pamahalang lungsod. Mayor, magkano po ang matatanggap ko? O, lahat po na nakalista sa 64,525 tatanggap ng 1,500 pesos. Ulitin ko po, no? Walang labis, walang kulang. 1,500 pesos. Okay. Dahil yun ay nagre-represent ng January, February at March. Pangalawa, Mayor, senior citizen po ako. Hindi po ako nabigyan ni chairman, no? Ng sinasabi niyong 1.5. Ang sagot po doon, hindi po yun kasalanan ni chairman. Kung wala kayo sa listahan. No? Kasi may listahan po yan na kung saan nanggaling po yan sa Office of the Senior Citizens Affairs. Okay? So maliwanag po, ano? This time, iba naman. Dati ang naglilista, barangay official, kung ilan ng bilang ng pamilya sa barangay niya. At maaaring nagkaroon ng kalituhan, pero na-reconsidera naman. Dahil ang inyong mga chairman, nakiusap na kung pwede yung mga hindi na ilista ay matulungan din. Which sa maliit naming kaparaanan, natulungan naman. No? Mayor, so kung mga about 130,000 ang tansya nyo na senior citizen, paano kaming mga hindi nasama sa listahan na galing sa Office of the Senior Citizens Affairs na dinistribute sa barangay para magkamit ng 1.5? Po, wag kayo mag-alala. Ang inyong barangay chairman ay makatatanggap din ng ganitong blankong Excel file, no? Kung saan ililista ang inyong pangalan, address, barangay, at pirma ninyo, yung voters list, kasi yun po ang requirements ng batas ng pinasa sa Konseho ng Maynila, no? Ililista. Mayor, ano ngayon ang mangyayari kapag ito ay inilista kami ni chairman kasi hindi kami nakasama ng bigayan ng 1,500 nung Lunes? Ito po ay ipadadala sa amin ng inyong chairman kasama yung CP ng listahan ng mga senior citizen na nakakuha na at na-acknowledge na nila. So, maliwanag po, no? Mga lolo at lola. So, Mayor, kailan namin matatanggap ang amin? Okay, ganito po yun. O, yung lista ninyo, meron naman pong babandahan na dokumento. At kung totoo yung pangalan ninyo, totoo yung address ninyo, barangay ninyo, at tumama at nandoon kayo sa database, siya naman kayo namin babalikan. O parang reconsideration din ang tawag doon. No? So maliwanag tayo mga kababayan, mga lolo at lola ko. Ha? O ito po talagang inisip ko na ibigay ngayon. Kahit na dapat, ito ay automated. Pero sa sitwasyon natin, alam ko, hirap na hirap na kayo. O, kaya kung bakit, no, kahit physical, ibibigay namin. At ipagkakatiwala namin sa inyong mga barangay official. Ngayon, Mayor, kailan po namin matatanggap yung 1.5? Bukas po, makatatanggap na ngayong araw na ito ng listahan, ng impormasyon ng inyong mga barangay chairman ay kailangan nang pumunta rito sa City Hall bukas ng umaga at hapon. So ako, ang iniisip ko, kung halimbawa man nakatanggap na nila, ako, iniisip ko, ang isang mabuting barangay official
kapag katanggap niya, ay ibahagi kagad niya sa mga senior citizen. Mayor, pipila ba kami sa barangay hall, kami mga lolo't lola, mga senior citizen, para kunin yung 1-5? Ang sagot, hindi. Dahil pagka pumila kayo sa barangay hall, makakasuhan po si chairman. Makakasuhan po yung mga barangay official. Kasi nagbabiolate sila ng assembly. Pinagbabawal po yung assembly. Pinagbabawal po, pinatutupad po ang social distancing. Bawal po ang mga pila-pila ngayon. Ngayon, kaya ako ang pakiusap ko naman sa mga barangay official. Tayo naman, nung nangangampanya tayo, di ho ba, nag-house to house tayo. Mga chairman, mga kagawad. O, nanghihingi tayo ng boto sa tao. So, nakuha nating maglakad nung tayo'y nanghihingi o ngayon naupo na tayo, tayo din ay maglakad upang mamigay naman. O, hindi ho ba napakaganda nun? Kaya naniniwala akong kabisadong kabisado ninyo ang inyong mga iskinita, mga kapitbahay, sapagkat ako'y naniniwala lahat sila na meet ninyo nung panahon ng kampanya. Kaya ngayon natin ipakita sa kanila na pwede tayong pumunta nang hindi tayo nanghihingi sa kanilang bahay. Pupunta tayo sa kanilang bahay upang magbigay ng ayuda galing sa pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya ako lagi patuloy na naniniwala na napakarami pong mga barangay official na matitino. At meron mang pailan-ilan, pabugso-bugso. Pero kayo na ho makapag-uusga. Halos kalahati ng 896 barangay ay nagsoli pa ng sobrang pera na ibinigay sila sa kanila at pinagkatiwala ng lungsod ng Maynila sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Wala pa hong gumawang pamahalang lungsod ng Maynila. Ito lang pong administrasyon na ito na magtiwala sa mga barangay official ng ganong kalalaking halagang pera ranging from 400 to 20 million. 400,000 to 20 million ang isang barangay. No. So, ako kasi, naniniwala ako na binoto nyo yan dahil yan ang gusto ninyo at gusto ng higit na kakarami at may respeto kayo sa kanila, kaya nire-respeto ko rin ang inyong mandatong binigay sa inyong mga barangay official. At naniniwala ako na maganda rin naman ang intensyon nila. At higit sa lahat, kailangan natin sila ngayon, mga kabarangay, mga kababayan ko. Kailangan natin sila. Pagod na rin po sila. Pagod na si Kagawad, si XO, si Tanod, si Chairman. Butas na lahat ng mga bulsa ng mga yan dahil maliliit lang ho ang budget ng mga barangay sa Maynila. Kaya kami naman sa maliit naming kaparaanan ng inyong pamahalang lungsod, katulong ang aking Vice Mayor na si Hanil Lacuna at ang konseho na pinamumunuan din ni Majority Floor Leader Joel Chua ay naghahanap ng mga kaparaanan, 10 ng mga department heads. At pinagpapasalamat ko sa loob lamang ng 48 hours na tapos natin 896 barangays at 16,000 kabans na binuhat ng mga taga DPS, ng mga stereo rangers at ng mga taga city engineering. At higit sa lahat, kung nakita ninyo yung mga MTPB, yung kanilang mga motor, may dalang isang sakong bigas, 100 MTPB, pupunta sa isang barangay, ibababa yung sako, kukuha ulit, and so on and so forth. So, ibig sabihin, nagtutulong-tulong po. No? Nagkakaisa po. Kaya ang hinihingi na lang sa inyo ng pamahalaan ay tumugon sa panawagan ng social distancing, quarantine, at curfew. Kumbaga, behavior nyo na lang po ang kulang sa rekado ng tagumpay nating kinakaharap na tagumpay sa ating kinakaharap na suliranin sa ating bansa, siyudad, at mundo. So muli, I hope sa mga lolo't lola ko, mapasaya man lamang namin kayo ng kaunti, mapangiti man lang namin kayo ng kaunti. Kung hindi man kayo kagad mabibigyan, ipaliwanag ko na po ng husto at ito'y naman aming tutugunan. Ngayon, yung mga PWDs at solo parent, tinatapos lang po yung listahan ninyo. Kasi nga, ulit-ulitin ko, marami pong pinagawang peking senior citizen card sa rekto, maraming pinagawang PWD card sa rekto, maraming pinagawang mga iba't ibang uri ng ID sa rekto na hindi naman nung opisyal na binigay ng lungsod ng Maynila.
Habang kami ganyan, pabor po yun sa inyo. Kasi po, pag kami naging masinop at epesyente sa paggastos, mas marami tayong matutulungan na tunay. Hindi yung mga nakahiga na sa ilalim ng 6 na piyesa lupa ay nabibigyan pa. So, ito ay sa pamamaraan ng pag-iingat upang kayo'y proteksyonan, mga kababayan. So muli, isang masayang linggo. Nakaraos na naman tayo ng isang linggong hirap, pagod, inip, puyat, and so on and so forth. Pero, sa awa ng Diyos, nakakaraos naman tayo. May hirap po ang sitwasyon natin, pare-pareho. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Hope is the only anchor na pwede nating hawakan. Kaya po, ang pag-asa ay sana maging angkla natin sa buhay. Na manalig rin tayo, patuloy tayo manalig sa Panginoon Diyos. At isama-sama natin panalangin na lahat ng may mga sakit ay gumaling na. At kanawa sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang makaraos na rin sila. Ang mga nahihirapan, panalangin na rin natin na mabigyan ng kagaangan ng Panginoon Diyos sa buhay. Ang mga sumakabilang buhay ng mga frontliners natin at mga nagkasakit, pinalangin din po namin kayo at sa mga frontliners na sumakabilang buhay, pagpapasalamat namin sa mga pamilya niyong naulila. Sa mga frontliners na nagkakasakit, mag-ingat kayo at papanalangin din namin na sana gumaling na rin kayo. Maraming salamat sa serbisyo niyo. So muli, ito po ang inyong lingkod, ang inyong mayor. Masa kayo sa maliit naming kaparaanan, hinding-hindi namin kayo iiwan. Hindi kami bibitaw. Maglilikod po kami ng tapat sa abot ng aming makakaya. Magiging kaagapay niyo kami sa krisis na ito. Hanggang dito na lang po muna muli. Bukas Lunes, magkita-kita tayo sa panibagong update. Ulitin ko, sa finals, tayo rin magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. So, magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Thank you po.